mga kabusing, nandito na tayo ngayon sa, saan ba to? Tanay. Sa Tanay Rizal. Dito sa Tanay Rizal, mabilis ninyong malalaman dahil sa makakakita na kayo ng mga kabundukan na nandito. So ngayon, pupuntahan natin yung restaurant daw na nasa gitna ng kagubatan. Ba't naman kaya tinayo yun na nasa gitna ng kagubatan? So, aalamin natin ngayon at pupuntahan natin ngayon. Kaya samahan ninyo ako, mga kabusing, sa ating biyahe, sa ating pupuntahan ngayon. So, andito na tayo, mga kabusing. Ito na yung pinaka main gate nila. Maganda rin ah. Welcome, Gia's Restaurant Sanctuary. Yan. So ito na yung papasok munang makikita natin, yung may parang taong punong kahoy. So ito na yung papunta ng restaurant nila. Gia's Kitchen. So, alika na. Pasukin na natin. Napakaginawa dito ah. Malamig. Kudat ka rin po. Lalong lumamig. Cold aircon pala dito. Dito sa loob. Napakaginawa. Natures in poison of flavor. Doon yata ginagawang mga flavor dito. Mayroong mga baso. Mayroong mga pampainit. Malamig nga naman sa lugar na ito. Seryosa si Kuya. Hey boss. Thank you. Ito pa yung isang pampainit, itong coffee. The original coffee. Nako. Parang inaantok ako sa upuan na to. Sarap sigurong matulog dito, lalo nagpagod tayo ngayon. Doon muna tayo sa labas muna. Tingnan muna natin ang paligid dito. Yan, ito na yung mga kabusing pinaka-front ng kanilang restaurant. Ang makikita dito yung mayroong may tubig. Yan, bumubukal-bukal. So itong tubig na to, isa sa nakakapagpalamig dito sa building na to. Itong tubig na nasa harapan. Yan. Papunta tayo ng side. Ibang Estela. May tubig pa rin dito sa harap at saka sa side niya. Siguro nilalagyan to ng mga isda. Isa to sa nakakapagpalamig pa rin dito. Kung may hagdan siya doon sa taas kasi, pwede pa rin kumain doon. Mayroon pa rin kainan sa taas. So dito lang tayo sa baba dahil sa malamig, mahangin. Ito na yung nasa kapaligiran niya. Baba tayo ng konti. So, ang makikita dito talagang kagubatan talaga siya. Walang mga kapitbahay dito, mga nakatayo. Nag-iisa lang siya dito. So ito ngayon ang kapitbahay mo. Itong kabundukan na to. Ayan o. Talagang bundok talaga dito, mga kabusing. Kaya pag nandito ka,
pili mo nasa probinsya ka eh. Tingnan mo naman yung mga dahon ng mga halaman nila, oh. Ang tataba. Ganda, oh. So, pasok na tayo sa loob. Naka-order na yun. Ito na yung in-order. Ano ba ito? Hindi ko masyadong maipaliwanag. Hindi ko marunong nito. May mga flavor siyang mga bulabulaklak. Yan yung mga kinukuha lang dito sa kapaligiran dito. Ito yung mga pinupunta dito. Lalong nagutom ako, ah. Umpisa na. Magtinidor lang tayo para ito yung pangmalakasan. Pag chorchop stick, mahina yun. Tinidor tayo. Yan. Isa pang karga sa plato. Mayroon siyang ano eh, yung bang halaman na hindi ko maintindihan kung ano yun. Para mga ugat-ugat. Unang subo. Parang ang dami ah. Masarap, masarap din. Grabe. Gutom na gutom talaga. Masarap, masarap mga kabusing. Kakaiba, kakaibang flavor. Sariwang flavor. Itong tinapay, ano eh. Lasang sosyalin itong tinapay eh. Namlamin. Kakauhaw na. Again. Sarap. Ito yung mga bulaklak kabusing, oh. Hindi ko alam kung anong bulaklak to. Sabi ro, kinakain to. Masarap naman. Masarap din eh. Ano ba yung? Parang may nakikita ko doon sa banda na yun. Ayun oh. Doon sa mga bundok. I-focus natin para makita. Yeah, yung windmill pala mga kabusan, lapit lang dito. Ayun oh, umuikot. So mamaya pagkatapos natin dito, pupunta natin yung windmill na yan. So ibig sabihin, malapit na ang ano dito, Pililla. Pililla Rizal. So labas na natin. Labas na tayo. Welcome po pala sa Guest Sanctuary, sir. Kasama ko po si Gian, si Gwenoel. Sir, yung farm tour plan natin naabot ng isang kalating oras. Kasi ikutin po natin dito, sir. Turo ko po sa inyo yung iba't-ibang kahoy dito sa Guest Farm. Isa po sa isasabihin ko sa inyo, sir. Isang ito pong puno, sir, ay Katmon. Katmon po siya. Isa po siyang endemic. Yan. Anong ibig sabihin mo? Ang endemic, sir, ay dito lang nag-originate sa Pilipinas. Dito siya matagpuan sa Pilipinas at dito rin siya nag-originate. Ang bulaklak niya po, sir, ay kulay puti at nasa likod po ng 25 cents. Ito po. Ito po ang bulaklak ng Katmon. 25 cents. Ito po, sir. Kulay puti lang? Oo, yung kulay puti po.
Blacklock niya po ito ay makikita sa 25 cents. Ba't kaya siya nailagay sa ano sa 25 cents? Ito po ay sinasabi na dito siya nag-originate sa Pilipinas at inano ng pamahalaan na sariling atin. Yes po. Opo. Ito naman sir, mangkuno. Mangkuno. Mangkuno sir ay isa sa pinakamatigas na puno sa buong mundo. Siya po ay matigas po ito sa sir. Slow growing tree po sa sir. Mabagal siya lumaki. Ito mga nasa ilang years na kaya ito? Pahulaan ko sa inyo sir kung ilang years na to. Itong mangkuno po. Mga 2 years? Hindi po. 8 years na po ito sir. 8 years na? Opo. Braga no? Slow growing tree po sa sir. Mabagal lumaki at mabagal din tumaas. Pero makunat talaga siya? Opo, makunat po sa sir. Pag kayo po ipuputol ng sa ordinaryo puno, sir, na gamit ay palakol na may sukat na 70 cm, siya po ay, ang ordinaryo puno po ay mabilis lang maputol, mapuputol lang po sa 2 oras o 3 hours. Grabe yung ordinaryo. Pero ito, sir, pag parang sukat sa ordinaryo puno, 70 cm, ito po ay aabot ng 3 to 4 days. Napuputulin? Oo, napuputol po. Matagal grabe po siya putulin kasi sa tigas. Ano yung ito yung pinakamatigas na opo, punong kahoy? Opo. Sa buong mundo? Opo. Isa po sa pinakamatigas na, na puno. Tingnan ninyo yan mga kabusing. Dito ko lang natuklasan na ito pala sa mangkuno. Isa sa pinakamatigas na punong kahoy, mangkuno. Ito ay isang mimic tree. Kita na sa Pilipinas. May mangga po sir. May influencer yung mga. Oo nga. May mangga po yan sir. Parang maasim eh. Oo. Mamali sir ay indahan po nito, ginagamit sa inilalaga at ginagamit sa mga bagong panganak para mabilis makarecover. Ayong ano? Opo, yung indahan po, tapos talaga inilalaga, ipaligo sa mga bagong panganak. Dandan ninyo yung mga kabuseng, yung mga bagong manganak dyan. Ito, mga mabilis. Yung kaanakan nito. Dati lang ka na nandyan ito. Talagang po nito, sir, ay microwave at ito, kalamansi. Kalamansi. Meron din tayo nyan, sir. Acerola, sir. Acerola chire. Yan. Paano mga... Ito sa mga... Patikman mo sir. Ang acerola sir ay isang exotic. Matagpuan lang din siya sa ibang bansa. Maganda din siya sa ornamental pang landscape. Yan. Vitamin C rin siya. Opo. 3 times vitamin C sa... Ay ganun? Opo. 3 times vitamin C sa biyabas at sa kalamansi po sir. Opo sir. Galing ano. Anong tawag nito? Acerola po. Acerola. Cherry garden. Muntik na maging kaserola. Ito po lang acerola mga kabusing. Ito yung kung alam ninyo yung guava. 3 times vitamin C. 3 times nito. Pwede nang kainin ko ito. Opo, pwede po sir. Magiging ano na ako from dito. From the farm po yan sir. Dito lang yung matatagpuan sa ano ba itong farm ito? Gia? Gias po. Gias. 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 Masim nga. Tatulong natin sir, bye-bye. Ito yun na mo nga sir, bawal talaga kainin ng mga bata, kahit malaki, kahit ma-adult na, di bawal. Lason siya? Opo. Poisonous strip siya. Pero sir, gamot po to siya sa mga skin infection. Opo. Alin ba may mga katikati? Opo, mga katikati sir. Yung dagta niya sir, pwede nyo ipahit. Huwag lang kainin. Kasi pangit siya pag napakain. Oo, yung may mga buni dyan, ito sinatago. Alam na. Ito yung pangkuskos. May nalason kayo sir, may gamot din tayo sa lason. Entry, tapos dito lang po siya nag-originate sa Pilipinas. Yes. Kahit natawag siyang bayag usa sir, kasi yung bunga niya po, kalintulad po ng bayag ng usa. Napansin ko nga, i-focus mo nga oh. Parang bayag siya no? Bayag siya, kaso alam medyo maliit eh. Pero parang sim na din. So, bayag na po sa o bayag ng tao. Oo, oh, parang bayag ng tao ah. Pang ano ba ito? Pang ano? Gamot sa... Gamot sa... Lason. Halimbawa, snake bites. Ano ganyan? Ahas. Opo. Lason, food poisoning. Gamot po sa sir. Yung bunga, sir. Yung kakainin? Opo. Pag gamot naman sa... pag ano, sir, sa ahas naman, hindi ka kahit mo lang dun sa pupatis mo naman. Ah, ganun? O yung mga nag-ano dyan? Nagagamot. Nanggagamot. Yung mga taga ano dyan? Baklarang Divisoria. Ito pala yun, oh. Pang gamot sa ahas. Ano, sir? Lapitan sir, ikaw isa pa siyang native o agar.
Yata sinasabi na ah, familiar to sa akin na agar ah. Ito po lang agar. Anong naitutulong mo? Ano itutulong po nito sa ginagawa po itong pabango. Pinaka siya po ay pinakamahal na puno sa buong mundo. Oo nga, ito agar. Opo. Ito pala to. Siya ang pinakamahal na puno sa buong mundo. Yung agar. Natawag din na liquid gold. Kasi siya, pag siya po ay natamaan ng fungi o sakit, ang puno niya po manginitin at doon po lalabas yung agar. Galing ano. Ito pala yung agar. Lapnisan. Lapnisan. Napakamahal nito. Puno na yan. Meron pa, kung nakapunta kayo sa ibang bansa, sir, nakapilala kayo ng cherry blossom. Oh, yeah. Sakura. Meron pa tayo sa sariling atin, sir. Yan po yung patalsik pula. Ah, ito yun. Pag yan po na mulaklak, sir, lahat, pati po sa baba, hanggang taas po, sir. Ito po rin yung cherry patalsik pula. Patalsik pula. Ang Tagalog niya, patalsik pula, bro. Pero ito yung cherry blossom ng Pilipinas. Apo. Dito lang din sa Pilipinas na tagpuan, sir, yung... Ano siya? Sadya siyang payat or... Pag ito'y namumalaklak, sir, lahat po ito sa itong daon, sir. Hindi mo makikita itong daon, sir, po ito malaklak. So, ibig sabihin, mayroong taglagas na sinasabi. Oo, mayroong... Tapos, susunod na yung malaklak. Hindi pa niya season yan. Ang season niya, sir, mga May. Yan. April, May, yan. Huwag bumulakot na po ito. Ano si sadyang payat siya? Ganyan na lang talaga, sir. Pero may lalaki pa yan kasi meron pa lang dyan. Pero ganito lang talaga. Maliliit lang talaga ano yan. Anong kulay siya? Ano po? Pink, pinkish white po. Pinkish. Yun ang kalimitan talaga nakikita natin. Ano? Pang-ibang bansa. Bignay, sir. Gusto po. Oo, sa probinsya may ganyan. Bignay. Ginagawa siyang suka. Ginagawa siyang alak. Wine yan. Pwede po siya pang paasin, sir. Sa ulam. Ano itong dahon? Opo, dahon po. Masin po siya. Bignay. Parang din yata ako nakulog ng bata. Ako, bignay. Bread-bitan, sir. Ano po na yung bread-bitan, sir? Sa po sa Antipic 3. Ano naman to? Marami to, sir, sa Ayala Corporation. Sa waste group. Balit-bitan, sir. Ba't sila nagtatanim ng ganito? Ang dahon niya, sir, pinagkamalang parang bulaklak. Yung dahon niya mismo, ito. Pinagkamalang bulaklak. Ito ngayon. Parang bulaklak? Pinagkamalang parang bulaklak. Napagkamalan siya na parang bulaklak. Bakit? Ano po kakaiba naman sa bulaklak? Ganito, sir. Itong dahon na to, sir. Kakaiba. Itong dahon na to, sir. Una, talaga pag lumabas to, sir. Una, white. Tapos magpipink. Ay, ganun? Opo, magpipink itong dahon na to, sir. Tapos mag-green. Tapos mag-dark green pa talaga na... Ito na yung plus na ano niya. Ay, ibig sabihin, una nito, natapos na yung iba-ibang opo, kulay niya? Iba na po. Anong buwan lumalabas yung mga ganun unang kulay niya? Ano, sir, December, November, December. December po guwaba. Ito yung klaseng guwaba, no? Para siyang patay na. May ganito pala siyang guwaba. Parang yung guwaba. Ang klase, no? Tingnan ninyo mga kamusib ang klase, oh. Masarap na bayabas po yan. I-focus mo itong bayabas niyo. Ibang kulay, oh. Akala mong patay na siya, pero buhay na buhay siya, mga kabos. Akala nyo lang. Meron din tayong mga kabusing. Meron din tayo purple ate. Ay, yung ate. Meron na green siya. Pero pag ano yan, purple siya. Ganyan, gagayin nyo. Ganun siya. Okay. Dito na tayo, sir, sa terasis natin. Bulaklak. Ito, sir, ay ito po ay Forget minal po siya, sir. Pagkatawa na po. Tuloy-tuloy po niya, wala siyang season. Ah, wala siyang season? Tuloy-tuloy, malaklak niya po. Ganda, no? Kaya, ang ganda na, tuloy-tuloy po siya. Ang taas na, ganyan lang po siya. Ganyan lang po siya. Napakaganda. Paano pagtatanim yan? Ano lang po, sir? Kaya, marapot po, sir. Nabalutan po siya. Lagyan ng kukupit siya, sir. Nabalutan po siya. Nga ilang linggo po, magkaugas po din siya po itutulan sila. So, ibig tuloy-tuloy lang siyang ano niya? Tuloy-tuloy po yan, sir.
Kahit lalo na pag malayo, tingnan mo ang ganda, oh. Opo. So ano siya, may ibubulaklak ko ba yun o ganyan lang talaga siya? Bukas po siya, iba naman sir, bili, bukas na ito, wala to sir, mag-close na po siya, bali yung ganyan, mahulog po siya, o yan o. Ah, yun o, tapos iba bukas, na ito, naman. Ito lang po siya kabukas po, yan. Ibig sabihin, itong kaliit na to, opo, bukas, malaki na siya. Ito na po siya sir. Galing yan o. Opo. So, walang season na pinipili yan, araw-araw. Ulan man ang init sir, tuloy-tuloy pa rin yan. So, itong napakagandang mga namumulaklak mga kabus, itong ganito. Tuloy-tuloy, walang season na pinipili. Tingnan mo, ganda, oh. Opo, ganda po, sir. Para nakakasula sa mata, no? Ang ganda, eh. Kaya ikitaw siyang pulgit minat, sir, dahil malaklak kulay purple. Okay. Opo. Pulgit minat. Opo.